Mga Hutoy, welcome sa isa na namang edisyon ng One Piece Database. At sa video na to ay pag-uusapan natin ang top 10 strongest devil fruits. Pero bago natin umpisahan ang talakayan ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments at huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. So bago tayo magsimula, lilinawin ko lang ang ilang bagay. Ang mga devil fruit na ma-feature sa video na to ay yung mga canon lamang o mga powers na nag-e-exist sa manga bilang pagtalima sa kanyang original story. Isa pang bagay, magiging basihan din sa ating countdown kung ano ang destructive power pati na rin ang attack power na kayang gawin ng isang devil fruit. So yan, huwag na tayo magpaligoy-ligoy, simulan na natin sa number 10. Ito ay ang Sand Fruit. Ang kasalukuyang may hawak nito ay si Sir Crocodile. May kakayahan ang Sand Fruit na maging taong buhangin ang sinumang gagamit nito. Logia ang characteristics kaya hindi tinatablan si Crocodile ng kung ano-anong pag-atake lang. Ang malupit pa dyan, kaya niyang tanggalin ang moisture sa mga bagay-bagay. Kaya niyang gawing tuyot ang mga tao, hayop, pati halaman. Lumalakas din ang kapangyarihan ng devil fruit na to kapag siya ay nasa disyerto. Natutuyo ang mga balon at ang masaklap ay kaya niyang gumawa ng isang malaking sandstorm. Nararamdaman din ni Crocodile ang mga taong may masamang tangka sa kanya sa pamamagitan ng mga buhangin. Ang isa na siguro marahil sa pinakamalalakas na atake na kayang gamitin ni Sir Crocodile ay ang Desert Grande Espada. Sobrang bilis ng atake na to, mga utoy, kahit si Akainu hindi nakailag. Pangsiyam sa ating listahan ay ang tinatawag na Gorogoro no Mi o Rumble Rumble Fruit. Kasalukuyan itong hawak ni Enel. Isa itong Logia Devil Fruit na may kakayahang gawing Kaminari Ningen o taong kuryente ang sinumang kakain. So mga utoy, gusto ko munang linawin sa inyo na si Enel ay taong kuryente, hindi taong kidlat. Ang maximum output na kayang ibigay ni Enel ay 200 million volts, samantalang ang kidlat ay 1 billion volts. Pero kahit na ganun, 200 million volts is 200 million volts. Kung tatamaan ka niyan, patay ka pa rin. Matindi talaga ang kapangyarihan ni Enel kasi sa isang strike kaya niyang patumbahin ang multiple na kalaban basta nasa loob ng kanyang range. Pwede rin siyang gumawa ng mga malayuan na pag-atake at pwede rin siyang tumago sa mga metal na bagay. Ang mga metal conductor kagaya ng ginto kaya niya yung tunawin sa kanyang mga kamay. Ang pinakamalakas na atake ni Enel ay ang tinatawag na Raigo. Kaya nitong sumira ng isang isla. Pangwalo sa ating listahan ay ang tinatawag na Mera Mera no Mi o Flare Flare Fruit. Dati itong taglay ni Portgas the Ace at recently nakain naman ito ni Sabo. Kagaya nung naunang dalawa, isa rin itong Logia Devil Fruit. So mga utoy, napaka-basic ng kapangyarihan nito. Apoy, so maraming fire-based na pag-atake ang kaya niyang gawin. Sa isang saglit lang, kaya nitong sirain ang mga naglalakihang barko. Kung itotodo niya ang kapangyarihan niya, ay kaya niyang ibalot sa apoy ang isang buong isla. Si Ace ay may atake na kung tawagin ay Dai Enkai. Maihahalin tulad natin ito sa isang maliit na araw. Pangpito sa ating listahan, isa na namang Logia Devil Fruit, ang Pika Pika no Mi o Glint Glint Fruit. Kasalukuyan itong hawak ni Borsalino o mas kilala sa tawag na Admiral Kizaru. Ang sino mang kakain ng sinumpang prutas na to ay magiging taong liwanag. Napakatindi ng kapangyarihan na to, mga utoy. Kasi sa isang tadyakan ni Kizaru ay kaya niyang sumira ng malalaking infrastruktura. Nagagawa niyang pasabugi ng mga bagay-bagay. Matutulis at solido rin ang mga liwanag na kaya niyang pakawalan. Meron siyang pag-atake na kung tawagin na Yasakani no Magatama. Nagpapakawala si Kizaru ng light particles na nakapagdudulot ng extreme damage. So sa ngayon mga utoy, pangpito lang ang kaya kong ibigay na ranking sa kapangyarihan ni Kizaru. Kasi naman ay hindi pa natin ay kita ang kanyang full power.
kung sa simpleng tadyak lang eh, marami na siyang kayang sirain. Ano pa kaya yung kanyang full force? Pang-anim sa ating listahan ang isinumpang prutas ng Zushi Zushi no Mi. Kasalukuyan itong hawak ni Isshio o mas kilala sa tawag na Admiral Fujitora. Isa itong paramecia type ng devil fruit na kayang manipulahin at kontrolin ang gravity. May kakayahan itong paangatin ng mga bagay-bagay kahit gano'ng kalalaki, kahit mga barko. Kaya nitong buhatin. Kaya rin itong humila ng meteor strike. Malawak rin ang range nito kasi kaya niyang paangatin lahat ng mga bagay-bagay sa isla. Tapos ay kaya niyang paglaruan yon saka itatapon sa mga kalaban. Merong technique si Fujitora na tinatawag na gravito. Ay tignan mo naman tong picture na to. Talagang grabe oh, ang lalim niyan. Grabing grabe, di ba? So pang lima sa ating listahan ay ang tinatawag na Ice Ice Fruit. Kasalukuyan itong hawak ni Kuzan o mas kilala sa tawag na Admiral Aokiji. Matindi talaga itong Ice Ice Fruit kasi kaya nitong pagyeluhin ang malalaking portion ng karagatan. Yung technique niya na tinatawag na Ice Age, siguro mga 1 linggo daw yon bago mawala. Sa isla naman ng Pang-Hazard, ang kalahating bahagi nito ay permanente nang nagyeyelo. Literal na nababago ni Aokiji ang klima ng isang lugar. Saka kung iisipin nyo mga utoy, ito yung devil fruit na walang problema kahit malaglag sa dagat yung gumagamit. Kasi pagyeyeluhin niya lang, kaya baliwala ang puwersa ng karagatan sa kanya. Pang-apat sa ating listahan ay ang tinatawag na Magu Magu no Mi. Kasalukuyan itong hawak ni Sakazuki o mas kilala sa tawag na Fleet Admiral Akainu. Nasabi ko kanina na ang kalahati ng Pang-Hazard ay naging yelo. Ngayon, yung kalahati nun ay umaapoy na magma naman. Ito ay dulot nga sa nangyaring labanan sa pagitan ni Aokiji at ni Akainu. May kakayahan din ng devil fruit na ito na baguhin ang klima ng isang isla. Apparently, ang Magu Magu no Mi ay superior fruit daw laban sa Mera Mera no Mi. Pareha silang mainit pero mas matindi daw ang magma kaysa sa apoy. Pagdating sa destructive power, merong technique si Akainu na tinatawag na Ryusei Kazan. Ang literal translation nun ay Meteor Volcano. Noong ginamit niya yan sa War of the Best, talagang sira-sira lahat. Kawawa ang tamaan. Eto pa matindi ah. Ayon sa Viver Card One Piece Visual Dictionary, isa itong libro na gawa mismo ni Oda Sensei, ang Magu Magu no Mi ay isa sa may pinakamataas na attack power. Hindi nga lang natin malaman kung anong ranggo, pero malamang ay nasa top 5 yan. So yan mga utoy, bago tayo magpatuloy sa ating top 3, hindi ibig sabihin na pag nasa top 3 sila, eh sila na yung pinakamalakas na mga individual sa One Piece Universe. Hindi ganon. Sadyang malakas lang talaga yung hawak nilang Devil Fruit. So habang binabanggit ko tong top 3 natin, kayo na ang bahalang mag-simulate sa utak nyo. Halimbawa, papaano na lang kung si Akainu ang may hawak ng prutas na to? O kaya ay si Doflamingo ang nakakain yan? O papaano kaya kung si Charlotte Katakuri? Ano kaya mangyayari? Ano kaya magiging epekto niyan? So yan ha, kayo na bahalang mag-imagine yan. So without further ado, ang number 3 natin ay ang Ope Ope no Mi. Sinasabi ni Doflamingo na ito daw ang strongest devil fruit. Napakamahal din ang singil sa devil fruit na to kasi 5 bilyon ang presyo nito eh. Ang Ope Ope no Mi ay isang paramecia type na kasalukuyang hawak ni Trafalgar de Waterloo. Kamangha-mangha naman talaga ang kapangyarihan ng devil fruit na to. Kasi pag nasa loob ka ng operating room o yung room na tinatawag nilo, ay practically kahit ano pwede niya nang gawin sa'yo. Sinasabi rin na ang prutas na to ay kayang magbigay ng immortalidad. Kung papaano yon ay hindi natin alam. Marami pang hindi sinasabi tungkol sa bisa ng Ope Ope no Mi. Ibig sabihin ay fraction pa lang yung nakikita natin, hindi pa ang kabuuan. Pangalawa sa ating listahan ay ang Gura Gura no Mi or Quake Quake Fruit. Dati itong hawak ni Edward Newgate na mas kilala sa tawag na Whitebeard.
Sa kasalukuyan ay hawak na nga ito ni Marshall D. Teach na mas kilala sa tawag na Gago Este Blackbeard. Ang Paramecia Devil Fruit na ito ay may kakayahang gumawa ng mga vibration or mga quakes. Sa madaling salita, may kakayahan itong sirain ang kahit na ano at sa mga salita ni Sengoku, wasakin ang buong mundo. Napakalawak ng pinsala na kayang gawin ng Devil Fruit power na to. Sobrang delikado niya kasi nakakagawa siya ng mga tsunami, lindol, mga disaster. Kaya kung sino mang may hawak ng isinumpang prutas na yan, eh malamang super character agad. Saka mga utoy, opinion ko lang. Ito kasi yung prutas na sa tingin ko Dragon Ball level na eh. Para sa akin kasi ito yung Devil Fruit power na feeling ko kadayaan na. Kung iisipin mo kasi yung bida natin, ano eh, goma lang. Tapos ang kalaban lindol, ang labo, di ba? Napaka-lopsided, pero alam natin sa mga puso natin na mananalo yung goma. So yan, number one na tayo. Ang last Devil Fruit o ang pinakamalakas na Devil Fruit ay ang Yummy Yummy No Mi or Dark Dark Fruit. Ang Logia Devil Fruit na to ay kasalukuyang hawak ni Marshall D. Teach. So mga utoy, kung bakit ito ang pinakamalakas na Devil Fruit power? Ito kasi yung kahinaan ng lahat ng Devil Fruit. Hindi gagana sa kanya ang kahit na anong power na galing sa mga isinumpang prutas. So napakalaking advantage agad nun sa mga labanan. Para rin siyang black hole kasi nahihigop niya ang kahit ano. Sabi nga sa English, reduce to nothingness. Mapupunta daw sa kawalan. Napakatinding power. So yan mga utoy, yan ang ating number one. Palagay ko nababagay talaga siyang strongest devil fruit. Kasi naman ay siya yung masasabi nating anti-devil fruit o kontrapelo ng lahat. So yan, hanggang dito na lang sa video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood ng One Piece. Hanggang sa muli.